dahon ng pandan, mas lumalabas kung sisilaban. Tapos yun pa yung isang maganda sa kanya, yun, naglalabas na siya kagad ng aroma. Chicken pastil. Sumasarap nga ba kapag may butter? Konti lang. At nakakaganda rin daw ng boses ang Thai ginger. Sarap, chef. Binanata mo ang hilaw, ah. Ayos. Okay. Gaganda boses mo dyan, chef. Diba? Kasama ang kapwa natin food explorer and vlogger na si Kuya Dex. Ito yung namilis ko, eh. Tuklasin natin ang mga kakaibang kaalaman tungkol sa pagluluto sa ating pagbisita dito sa Teves Integrated Family Farm. Magandang araw na naman sa inyong lahat, no? Sa mga nanonood sa ating dyan, mabuhay po kayo. Mula sa pagtikim ng iba't ibang street food, pagluluto sa kanyang bakuran at pagdayo sa mga pinipilahang restaurants, hindi magpapahuli si Kuya Tex dyan. At dahil palaban siya sa kainan, inimbitahan natin ang sikat na content creator para makakolaborate natin sa isang farm-to-table adventure dito sa Zambales. Ako po ang ilipod, si Kuya Dex, buong pagmamahal para sa inyo. Kaya galing, natuwa lang po ako tayo maggayat. Cheers muna. Cheers, cheers. Yeah. Hindi ako talaga marunong magluto noon. Nung nag-asawa ako, kailangan ko matuto, eh. True time. Ma-evaluate mo yung sariling ba? Gumagaling na ako, ah. Poultry ang ilan sa ipinagmamalaking produkto ng Teves Farm. At sa una nating putahe, gagawa tayo ng stew na tampok ang kanilang gansa. Ito, Sir Dex, ha? Mm. Yan yung gansa na nakita gansa natin kanina. Kita mo naman, fresh na fresh. Wow. Very basic lang, wala namang special na kailangan gawin. Mm-hmm. Nandito naman sa farm lahat ng kailangan nating gamitin. Isang mabilis lang siguro na gansa, stew, no? Sure, Chef. Sige. Okay. So, sir, dito ako sa tad-tad. Mm-hmm. Kaya tingin ko makangailangan ka ng lutuan natin. Siyempre, siyempre. So, umpisa ako na itong sibakan. Alam, ko, alam mo, chef, pag sibakan. Sanay ka dyan. Ako number one dyan. Game, game. Dito ako sa tantaran. Bali yung tema nung brand mo ngayon, sir. Nung una, initially, ang ginagawa natin, chef, is more on cooking. So, nagtuturo din tayo, no? Cooking tutorials ang ginagawa natin doon. And then later this, actually last year lang, no? 2022, nung umpisaan ko yung mga food tour ko. Pinapromote natin yung mga street food. No? Okay. Lalo yung mga, kasi galing sa pandemya, eh. So kawawa naman yung ibang nagtitinda. So malaking bagay ang tulong sa kanila yung ginagawa natin na napopromote natin sila. I think yung food culture natin. Correct. Mahilig po kasi ang Pinoy, chef, diba? Sa mga chibugan, eh. Yes. Eh, kamusta naman po ang reception ng iyong mga viewers? May sarili na ba silang pangalan? Tayo kasi dito sa farm, farm to table, mga food explorers. Yun. Ako, ah, kilala-kilala ng mga ano yan, chef, no? Mga kaibigan natin na nanonood dyan. Mga Noy Pips. Yeah. Ang tawag natin Noy dyan. Pips. Oo, Noy Pips. Okay. Product of Philippines, Potolan, Zambales. Mango wine. Yeah, mango cashew wine. At saka sa'yo yung cashew wine. Bak, ngayon lang ako makaamuin nga natin siya. So ito yung cashew. Mm. Chef, cheers muna. Cheers, cheers. Yan. Diba? Pero may something siyang fruity flavor talaga. Nandun pa rin. Siguro, kung hindi sa mga manginginom or yung gusto lang ng hindi overpowering yung lasa. Yung mga local wines Sakto. Kasi natin, no? Matamis talaga compared yun sa mga correct galing sa ibang bansa na yep. Na yung talagang grapes, no? From the vineyard. Fruity flavor, no? Local kasi. Pasok na pasok sa panlasa ba na natin mga Pilipino? Actually, we build this farm. Actually, meron kami dito dahil sa mama namin. Diabetic kasi siya. So it should be dapat sa family lang to una, eh. Mm-hmm. As we go along dun sa ano namin, journey namin dito, nakikita namin na, uy, laki pala dito nung nagtanim kami lahat. Uh-huh. So from there, yung consume ng family, sobra-sobra na. So yun, pinamahagi namin sa community. So since business siya, so talagang may short term kami na mga ano, short term, mid term, at saka ano, pinaka short term mo na pwede mong i-sustain for the family is yung vegetables. Kasi it's like 2 months, 3 months. May ano ka na, eh, may balik ka na, eh. Pwede mo siyang i-ano sa community. So I'm very blessed naman at yung mga pamilya ko na andito na nag-maintain, nag-aalaga sa farm is masisipag and they know our goal as a family. Yeah. So talagang hindi ako nahirapan. Na maski minsan I'm not here,
But the farm is running as a business talaga. Right now, sa harap, nakikita nyo, that's our training hall. Ah. Training area namin. So, nabibigyan na rin po kayo ng mga training sa... Yes, since it's LSA po kami, learning site for agriculture. Site. So, this is part of our advocacy din na magbibigay ng kaalaman sa baka po namin farmer. Then, yung mga tao, kagaya ng mga pumupunta dito na gusto matuto, basic lang. So, we empower them na, agriculture is ganito. Para at least for them to appreciate pa na yung kinakain natin, na it's not easy pala. To appreciate din yung agriculture mismo. Paano po yung pakain nyo sa kanila? May specific diet po ba kayong... It's natural actually dito sa farm natin. So we use talaga organic or natural farming lang tayo. Okay. So it's like 20% lang doon sa pinapakain natin sa lahat. Nang inherit ng livestock natin is natural. So meaning doon yung darak lang. Opo. Because they need something din mga protein doon. 80% doon, mga natural na nakukuha like molasses natin dito. Yes. Then yung mga ginayat namin na mga... body, yung loob ng sa saging. Saging. Oh, it takes talagang laborious yung organic or natural. Talaga. Ha? Kasi hindi kayo magkailang bili ka nang bili. But it is something na yung goal namin dito sa farm, na we envision na this should be sustainable. Hindi nga rin livestock, may ostrich kayo. Sabi ko naman sa family, sabi ko sa kanila na since mag-alaga tayo, then same alaga lang din naman. Uh-oh. So why not get the rare na once? Uh-oh, na uh-oh. Pwede naman at same time, pwede mong ibenta na medyo mas mataas kaysa doon sa Specifically for ostrich po ba, may market ba? May nag-i-inquire? Meron sir. Actually dito for Lilo. Lilo is 8 months old ostrich namin. Then sa ngayon for viewing purposes nga lang daming nakaka-interest sa kanya. Lumalaki po sila na. Yes, as in ang matangkad daw yan sa hindi ko lang alam kung gaano katangkad ng siya. 8 siguro, 9. Opo. Upo. Yes po. Mga ilang buwan to bago nyo harvestin na? 64 days ito. Gaano kalaki ang nagiging maximum size nito? Ito sir. Ito na yung size na, ito. Ito po. Ito na-harvest nyo na yes, yung po. Laki. Sarap sa sardinas nito? Yes, no? Talaga naman. Oo. Sardinas na ang katapat niyan sir. Yung kagandaan niya, kahit hindi mo siya pitasin ngayon, okay lang. Kasi lalaki pa siya. Buti no Kuya Edgar kasi... Kagaya nito mga ganitong klaseng structure, nakita ko medyo hindi siya, katibayan ba? Paano pagka, alam mo na, hindi maiwasan, may mga dumarating na bagyo, paano nyo ito hinahandle? Ay, ito po siya talaga sir, ang nagpapaano sa kanya sa bagyo, yung hindi siya matutumba. Ito. Layo pa rin siya. Yung mga sir, yung mga halaman siguro namin yun. Yung mga... Medyo nadamay. Apo, damis talaga kasi binaha. Pero tuloy-tuloy lang ano? Tuloy lang. Huwag ka lang sumuko. Tanim lang. Opo, tanim yan, mga mulberry. Mulberry. Iba-iba ba variety nitong ganito? Opo, may iba-iba variety. Yung usual native yan, sir, yung maliliit lang. Oo, yung maliliit. Pero ito siya, malalaki siya. Ito sir, pwede ito siya, sir. Kung mahilig ka sa maasim. Ito, pwede na natin. Ito, kwento. Pwede ko na alisin ito yes, para matikman natin. Matikman. Ito, mulberry. Opo. Ganun kalaki, ang sarap ng lata. No? Opo. Manamis-namis siya. Ito si ubas namin, sir. Ayan. Sa likod mo lang. Nag-uumpisa pa lang. Hindi siya nag-uumpisa. Sorry. Una munga na yan. Una munga na siya, sir. Kailangan na siya ipruning. Kaya ganyan na yung tsura niya. Okay. Kailangan na siya ipruning, sir, para mamunga siya ulit. Yeah. Nilalagyan nyo ng anong tawag dito, Kuya Edgar? Yung parang tubing na yan na plastic? Yung direct sunlight, no? Oh, oo, parang nga naman direct sunlight ang tama. Anong, maano kasi, no? Na medyo sa ulan, ayaw hindi kasi na pag-ulan. Masaya lang kasi yan, no? Opo. Okay. Matamis naman, locally produced na yes, ubas. Ayos naman. Opo, matamis naman siya. Natural lang po ang way ng pagpa-ano namin siya. Fertilizer, ha? Yes po, hindi po kami gumagamit ng synthetic na chemical. Napalambot na namin ni Kuya Dex ang gansa. Pwede na rin natin itong ihain.
Oh, thank you, Chef. Thank you. Inuna ko lang maraming yung salamat. Ating guest of honor.